Kailangan natin maayos to. We have to find a way para maligtas si Jared. At para tumigil na yung mga pulis na yan sa kakahanap sa kanya. Ginagawang ko na ng paraan. Sir, may nagtipu sa amin na nakalabas na raw ng bansa si Jared? Matagal ko na kung hindi alam kung nasaan ang anak ko. Maaaring gumamit sila ng private plane. Nagbayad sila ng malaki sa mga connections nila. Alam niyo naman po kung gano'ng kalawak ang koneksyon ng mga Marcelino. Sigurado ba kayong hindi kayo nasundan? Sigurado, sir. Sir, are you okay? Maayaw ko na rito. Hindi ko kaya dito, ilipat ako ng tugon, please. Kung magtitiis siya dito, siguradong ligtas siya. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Isa kang biyaya eh. Marami kang rutulungan. At madadagdagan pa yun. Aray! Sorry po. Okay lang, nasaktan ka ba? Hindi kasi kita masyadong nakita eh. Okay lang po ako. Sige, mag-ingat ka ha. Opo. Iba talaga yung nagagawa ng maraming pera at maraming impluensya eh. Pero yun mo yung Jared na yun, nakakulong na nga, nakalabas pa, nakatakas, at ngayon nakapunta parang ibang bansa. Eh, basta tayo nakakatulog dahil nang maayos sa gabi. Di kagaya niya, malamang hindi pinapatulog ng konsensya niya. Kasi hindi ako titigil hanggang hindi siya nakukulong. Sir, uwi tayo sa kubo. Paano kung ayoko? May magagawa ka? Tumuloy ka! Basta pag nahuli ka ng polis, wala tayong sisiyan. Mas masaya ata sa kulungan eh. Na yung manok ko, tinabi ko na dun sa lamesa sa kusina. Chicken! Makakakain na ako. Sarap ba? Hindi masyado, pero pwede na. Ah, talaga? Gusto mo mabili tayong iba? Ah, teka lang! Saan ka pupunta? Hindi, hindi kita! Relax ka lang! Relax ka lang! Relax, relax! Sir! Sir! Hello po, ako po si Kyle. Huwag po kayong magalit. Ayan! Apo, eto, oh! Para healthy. Ayan, kumain ka na. Sige na. Kain ka, ha? Basta, pagka nagugutom ka, magsabi ka, huwag ka magnanakaw, ha? Kasalanan yun po kasi. Ah? Eh, bakit parang kasalanan ko? Ang tagal yun po kasi nagkukwentuhan dun. Nakatago po ako dun, tapos gutom na po. Kyle nga yung pangalan mo. Tama? Kyle po. Ah, andali. Ano nga yung apelyido mo naman? Kyren po. Eh, alam mo ba kung saan ka nakatira? Opo. Saan? Sa amin po. Ah, ang ibig niyang sabihin, kung saan yung bahay mo, saan ka nakatira, saan ba yung bahay mo? Ah, di ko po alam eh. Basta po, malaki po siyang bahay. Malaki pa po dito. Yayamanin! Kita naman sa kutis pa lang, oh, ang ganda-ganda! At saka ang lusog-lusog, oh! Pumayat na nga po ako eh. Kasi po buong araw, hindi ako kumakain. Ah, pumayat ka na nitong lagay na to. Eh, paano ka ba napunta dito? Sinundan po kita. Kasi po mukhang mabait po kayo eh. At saka po, hindi po kayo nagalit yung nabunggo kita. Ikaw yung batang nakabangga sa akin kanina. Opo. Nag-layas ka sa inyo, no? Di po. Oh, sige na, halika na, ihatid ka namin. Ituro mo ko sa ka makatira, ha? Halika na, hatid upo, ka na. Upo! Bakit? Bad po kasi si Daddy. Tsaka po yung dalawang humabol sa akin, katao po ni Daddy. Eh, ba't hindi ka pa kumakain? Dami niyo po kasing tanong. Kanina pa po ako nagugutom. Ayun, ikaw nga naman, Stro. Ang dami mo kasing tanong. Oh. Kain na po. Sige na, kain. Ayan! Ayan. Naku, eh, kasyang-kasya pala sa'yo ang damit ng Kuya Sep mo eh. O, ito muna isusuot mo ngayon, ha? Lalabahan ko kasi yung damit mo para bukas maisuot mo uli, ha?
Thank you po. Welcome. Okay ka na ba matulog dito? Opo, pero po, wala po bang aircon? Aircon? Aba, mag-taste ka. Ayan na may electric pa naman. Shh! Huwag mo namang sungitan masyado yung bata. Mamaya, panaginipang ka, banguti. Oh, sige na. Ha? Good night, Kyle. Tulog na kayo. Tulog na na ka. Ilalaban ko muna yung damit. Straw. Apo. Kyle, gusto mo dito sa pwesto ko? Pwede po ba, Kuya Sep? Halika. Good night, Kuya Sep. Good night. Napakagana namang kumain itong batang itong si Kyle, apo! Kuya Sep, bulag po ba kayo? Dati, bulag ako. Ngayon, medyo nakakita naman ng konti. Ah, kaya po pala nakita niyo po ako kagabi. Lala Char, pwede po ba mag-request? Oo naman, apo! Kasi po, chicken yung ulam. Meron po ba kayong ketchup? Ay, ikukuha kita! Dali. Aling straw, kain po tayo. Sige, kain ka lang. Hello! Ay, cute mo naman. Sino to? Ako po si Kyle. Kayo po. Sino po kayo? Ako si Amor. Ako si Kuya Tolitz mo. Hi, Ate Amor and Kuya Tolitz. Mga kaibigan ko sila. Kain po tayo. Sige lang. Baka kulang pa eh. Wala po. Hello. Eto na yung ketchup mo, ako. Ayan. Thank you po, Lola Chai. Ay, welcome na welcome. Sige, kain na. Gusto mo pa ng manok? Alam na. Buti naman. Sana kasi tayong ulam namin yung gano'n. Nadia, eto ah. Bigay mo ito sa apo ko. Favorite niyan. Ako nagluto niyan. Apo ma, thank you po. Salamat po. Oh, anong meron? May picnic ba kayo? Naku, eto na naman yung anak ko masungit. Ma naman. Javier, dadalawin ko lang sana yung anak natin. Sinong may sabi sa'yo na pwede kang pumunta doon? Bakit hindi ko siya pwedeng puntahan? Delikado. May mga mata pa rin nakabantay sa atin. Paano pag nahuli ka? Eh, di ba dinala mo naman ako doon isang araw? Wala naman naging problema, Javier. Kaya nga tumahimik ka na lang at makontento dahil pinayagan na kita na makita ang anak mo. So, tigilan niyo lahat na to because you'll put all of us in trouble. Sige na naman, Javier. Pumayag ka na. Dadalhan ko lang naman ang pagkain si Jared. Mag-iingat ako pa nga ako. Kasi baka hindi nakakain na mabuti yung anak natin doon. Hindi ka talaga makikinig, no? Hindi ka talaga makikinig. Ay! Ano ba? Siguro naman ngayon malinaw ng sagot ko. Nak, tara na. Ang cute talaga ni Kyle, ano? Gusto ko siyang ampunin. Parang si Seth. Ay, hindi na ho natin kaya. Eh, paano natin bubuhayin yun? Tingnan yung mukha pang anak mayaman eh. Kawawa naman kung pababayaan natin kunin siya ng mga bag, hindi ba? Sabi niya, merong gusto sa kanyang mga kumuhang mga bag. Parang si Seth. Ang kailangan lang ho natin gawin, mahanap yung nanay niya para mabalik na siya.
Ano ba pangalan ng nanay niya? Di ba? Di niya alam. Parang si Sep. Tinanong pa natin kung ano yung apelyido niya eh. Alam niya, pangalan lang. Yung apelyido, hindi. Parang si Sep. Eh, pumunta na lang tayo ng presinto na itapos i-report natin kasi baka may naghahanap na rin sa kanya dun eh. Di ba ganun din ang ginawa natin noon sa presinto? Dinala natin si Sep, wala namang naghanap. Basta ko, ingatan na lang natin na huwag siya mapunta dun sa daddy niya. Uy, bakit ba kasi maangap kayo, Nay? Eh, paano? Gusto ko talagang ampunin si Kyle eh. Ang cute-cute niya. Para talaga... Parang si Sep. Basta na hindi nga pwede. Ganyan ka din naman noon eh. Ayaw mong ampunin si Sep. Nung lumaki, nang hinahanap na yung nanay, iiyak-iyak ka dyan. Uli ka na. Oh, yan. Kasya naman pala sa'yo damit ko eh. Malaki nga po eh. Maluwag. Sabi ko na nga po, mas mataba ka sa akin eh. Oh, sorry na. Eh, wala naman kasi kaming damit para sa'yo. Sige ka, gusto mo yung damit ng nanay ko isuot mo? Ay, hindi na po. Okay na po to. Kuya Sep, pwede po ba magtanong? Ano? Di ba sabi mo po, bulag ka dati? Oo, oh, dati. Pero ngayon, nakakaaninag na ako kahit konti. Yung kukunin ko yung chicken, parang di mo po ako nakita eh. Matching ka nga po eh. Kita noon. Kaya lang, naisip ko, pag-tripa muna kita ng konti, kaya tinanggal ko yung manok. Ang sama mo, Kuya Sep. Gutom na pa ako noon eh. Sorry na! Oh, sige, ganito na lang. Maliligo lang ako, tapos ililibre kita para makabawi ako, ha? Opo. Huwag ka alis dito, ha? Taho! Taho! Taho? Kuya, wait lang. Pabiling taho, kuya. Ano yung gusto mo dito? Maliit o malaki? Siyempre po, yung malaki. Sige. Kuya, dagdagay mo yung matamis at yung sago. Sige. Thank you, kuya. Ihoyo, bayad mo. Ay, wala akong pera eh. Ay, hindi po pwede. Porque cute ka, hindi ka na magbabayad. Hindi po pwede. Balik mo yung tao ko. Sige, sige na kuya, akin na to. Sige na, akin na. Akin na, akin na. Ay, hindi po pwede, wala kang bayad eh. Hindi po pwede. Akin na to. Walang kuya, bayad. Kuya, kuya. Okay na, ako na lang magbayad. Magkano ba yan? 10 lang po. Thank you. Thank you. Bibili-bili, wala nang pambayad. Thank you po, ate. Oh, Kyle, bilis lang ako, ha? Tapos bili. Kyle? Kyle! Ang cute-cute mo naman. Taga dito ka ba? Hindi po. Oh, eh, nasan yung mga magulang mo? Kyle! 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 Sabi ko, wag kang aalis doon sa pwesto mo. Narinig ko po kasing tao eh, kaya po lumabas ako. Sep, kilala mo siya? Kuya Sep, ang bait po ni Ate Ganda. Nilibre niya po ako. Anong ginagawa mo dito? Ano, tinext ako ni Lola Char, may bibigay daw siya sa akin. Nandiyan ba siya? Wala, nakakaalis na. Gusto mo, busy lang ako sandali, tapos samahan kita sa kanya. Naku, hindi na. Babalik na lang ako. Hala, nalagyan ako ng taho. Kuya Sep, patawel! Kyle, baka may kung... Wala dyan. Sensya ka na, Elga. Busy lang ako. Sige. Kyle, lalika na! Hello?
Pa. Pa, please. Ayoko na rito. Uuwi na lang ako total. Alam mo na mga pulis na wala ako dyan, di ba? Tumigil ka. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi nga pwede. Pag sinubukan mo pang tumakas, ako na mismo ang didiretso sa'yo sa presinto, ha? Ano? Ngayon, nagulat ka at nalaman ko. Magtiis ka dyan at yan ang pwede mong gawin ngayon. Busit kasi na sep yan, eh. Pag ako talaga natapos yung pagtatago ko dito, uunahin kong sirain ang buhay niya. Huwag mo nang intindihin ang sep na yan. Ako nang bahala sa kanya. What do you mean, pa? Gagantihan mo si sep? Oo, pero hindi muna ngayon. Basta huwag kang mag-alala, may tao nang nakabantay sa bawat kilos niya para hindi ka na niya masundan. At para hindi na siya makagawa ng kahit anong bagay na makakasira sa'yo. Mas makakabuti ng handa tayo. Thanks, pa. Hindi lang talaga ako matitigil hanggat sa hindi ako nakakaganti dyan sa bulag na yan. Damor! Damor! Ano yan? Di ba si Kyle to? O ano? Hinahanap na siya ng tatay niya. Sabihan ni Kaysip, tara, tara. Sep, asan si Kyle? Andun sa loob. Nalitulog na tulog. May nakita akong post sa social media. Hinahanap siya ng magulang niya. Andito nga yung number ng tatay niya, oh. Ano kaya, Sep? Tawagan na po ba natin yung tatay niya? Nga. Sa tatay niya yung contact number? Eh, oo, yun yung sabi dito. Bakit? Ituro mo ko sa kama katira, ha? Hindi ka na. Upo, upo! Bakit? Bad po kasi si Daddy. Tsaka po yung dalawang humabol sa akin, tao po ni Daddy. Eh, kaya nga ayaw umuwi ng bata kasi masama daw yung ugali ng tatay niya. Yung mga tauhan pa nga ng tatay niya yung humabol sa kanya, eh. Ha? Huh? Eh, kung masama talaga ugali ng tatay niya, bakit siya hinahanap? Mukha namang nag-aalala yun. Sabi dito, birthday niya pa nga. Eh. Sige, kakausapin ko yung bata. Tara, sama niya pa sa lab. Doon na, kising na yan. Hello po, sir. Balita. Nandito po kami ngayon kala, sir. Nakita po namin may kasama siyang bata. Bata? Kyle daw po ang pangalan. Para akong nawawala. Pero sabi ng mga kaibigan ni sir, hinahanap na daw ng mga magulang sa social media yung bata. Pero nandito, kasama ni sir sa bahay. Sige, bantayan ninyo. Siguraduhin ninyo na hindi sila mawala sa paningin. Opo, sir. Francine, I have good news for you. Kyle, gising na. Uy, tinapay. Kuya Sep, pwede ako na lang to? Sige. Kyle, may tatanong ako sa'yo, ha? Ano po yun? Basta promise mo muna sa akin hindi ka magsisinungaling. Opo. Kyle, na kita kasi to ni Ate Amor mo. Hinahanap ka ng mga magulang mo. Sabihin mo nga sa akin totoo. Nawawala ka ba talaga? O naglayas ka sa inyo? Oh, sige, ulitin ko ha. Nawawala ka ba talaga? O lumayas ka sa inyo? Lumayas po. Di hindi talaga bad ang daddy mo. Totoo po, bad po sila ni mommy. Kasi po lagi sila nag-aaway. Parang hindi po nila ako love. Kaya ka lumaya sa inyo kasi lagi nag-aaway ang magulang mo. Opo. Hindi totoong sinasaktan ka ng daddy mo. Hindi po. Pero Kyle, mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat lumaya sa inyo. Sigurado ako, miss na miss ka na ng mga magulang mo ngayon. Alam mo, nangyari din yan kay Kuya Sep mo. Nahiwalay din ako sa mga magulang ko. Lumayasan rin po kayo, Kuya Sep? Hindi, iba nangyari sa akin. Nawala ako,
Tapos napulot ako ni na Lola Char tsaka na Nistro. Pero alam mo, gusto ko pa rin makita yung mga magulang ko. Kaya lang, malabo na rin kasing mangyari yun. Kasi patay na sila pareho. Kaya ikaw, maswerte ka pa rin kasi may mga magulang ka pa rin. Ayaw mo na ba silang makita? Gusto po. Di mo ba sila namimiss? Namimiss po. Kaya lang po, bakit po sila lagi nag-aaway? Di ba po dapat love nila ang isa't isa? Kyle, hindi naman ibig sabihin na laging nag-aaway ang mag-asawa ay hindi nila mahal ang isa't isa. Tsaka ikaw. Swerte ka nga, oh. Tinan mo, hinahanap ka nila. Miss na miss ka na nung mga yon. Kyle, okay lang ba sa'yo? Tawagan ko na yung mga magulang mo para masundo ka nila dito. Sa kanila, ha? Nahila, okay, sasabihin si Kyle, oh. Ano yun, apo? Sorry po, kasi po nagsinungaling po ako. Nagsinungaling? Mag-last po ako sa amin, eh. Ay, naku, sinasabi ko na nga ba, eh. Eh, bakit ka nagsinungaling? Straw. Halika nga rito, apo. Halika. Ba't kailangan mong magsinungaling? Naglayas ka pala. Sana sinabi mo na lang yung totoo. Masama yung nagsisinungaling eh. Pagsabihan ko na rin yan, La. Tsaka pumayag na siya na pwede nating tawagan yung mga magulang niya para sunduin siya dito. Ako, mabuti naman. Okay naman pala eh. Tsaka La, alam niyo ba, birthday niyan ngayon. Talaga? Happy birthday! Happy birthday. Thank you, pa. Apo, May naisip ako. O, dahan-dahan paghakbang, ha? Okay. Ayan, kaliwa. Tayo. Lola Char, bakit yung po tinatakpan yung mata ko? Secret! Dali, dali. Dito pa. Dito. Yan, ganyan. Oh, ready ka na? Opo! Happy birthday! 7 years old na! Happy birthday! Oh, mag-wish mo na bago mo. Blow na candle, wish mo na. Wish mo na, wish ka muna. Hey! Very good! Si Kuya Sep, sino po ba sila? Ay, ako si Andoy. Hi, ako si Kuya Tenten. Ako si Taba. Taba po ba yung pangalan mo? Bakit? May reklamo ka? Ay, wala po. Oh, sige, kain na tayo. Okay na. Easy. Oh. Happy birthday. Kyle, anong wish mo? Sana po hindi ulit mag-aaway si Mommy at Daddy. Ako, wish ko sa'yo. Sana, huwag ka na magsisinungaling kasi masama yun. Kung meron kayong problema sa pamilya, ikaw sabi mo si mami mo tsaka si daddy mo, ha? Apa. Tsaka may isa pa akong wish. Sana, kahit makauwi ka na sa inyo, huwag mo kami makalimutan, ha? Siyempre po, hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi na may makakalimutan, no? Karin po, Kuya Sir. Salamat, Aling Tro. Galing muna yung ano, kandila. Baka may lumamon ng kandila. Hindi ako nung manok. Yung cake, si Kyle muna. I found it. Do it. Hello, Mr. Cordero. Kilala ko kung sino kumidnap sa anak niyo.